Ate Jean again. At nandito tayo sa ating farm or bukid para sa update kung ano na nangyari sa aming bukid or palayan, kung gano'n na siya kalaki. Tignan nyo guys, ganyan na siya kalaki. Yan. Ganyan na po siya, katangkad. Mga limang dangkal na siya. At ngayon po ang schedule niya para sa spraying ng pesticides using helicopter na aming nirent sa Association ng Farmers. Mamaya darating sila at ipapakita ko sa inyo kung paano ilalagawin ang pag-spray ng aming bukirin using the helicopter. Dati kami ang gumagawa pero ganun din ang suma ng gastos kaya nagre-rent na lang kami ng helicopter. Okay guys, mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano. Nandito po tayo sa tabing palayan. Ito sa side ng aming bahay na palayan. Ganyan na po kataas ang aming palay in 2 months time. Dinanim yan noong May 15. Today is July 14, 2 months na siya. Ganyan na siya kataas. And aanihin po siya sa month ng at the end of September, mga third week ng September hanggang October. Yan na po siya. Ganyan na kataas ang ating palaya. Yan. Itong palaya na to ay yung nandito lang sa side ng aming bahay. Yung malapit lang. Kasi kami nagwo-walk ni Mocha this morning. Let's go, Mocha. Iko, Mocha. Yan po siya ang update ng ating palay. Green na green siya at mataas na rin siya. At parang natutuyo na ang loob ng palayan. Basta lang ng konti. Sana ay umulan para hindi matuyo at magbitak ang lupa ng loob ng pilapi. Kumusta nun? May helicopter ang pesticide sa aming tanong. Ay umuupa ng helicopter sa Association ng Farm dito sa probinsya. Imbis na kami yung ng pesticides ay inuupa na lang namin siya at hinihelicopter siya. Masayang ang pesticides na gabot na ini-spray nila dahil malakas ang hangin na nakupapit siya sa bawat butil ng palay. Helicopter.
na po ang update ng aming sinanim na palay last May. Ganyan na po siya mataas. Ayan. Nakikita nyo, ilang dangkal na ba siya? 1, 2, 3, 4, 5. Limang dangkal na yung taas niya. At meron na rin siyang butil na bunga. Ayan, may bunga na siya. Ang anihan namin dito ay sa month ng third week ng September. Yan, mga ano pa siya. 5 weeks pa bago mag-anihan. 5 to 6 weeks pa. Yan yung aming palayan dito sa malapit sa aming bahay. Ganyan na siya kataas at green na green siya. Sa mga next month, magiging brown na yan. Pag malaki na yung tubo ng palay niya, yung palay niya ay maging malaki na ang butil at magiging brown. Yan. Bali, ganyan ang ginagawa namin sa pag pesticides. Dati, mano-mano lang kami mag-spray ng pesticides ni Mister. Kaya lang, napakamahal na rin ng gamot at pareho lang din naman ang presyo niya kung iuupa mo ng helicopter. Kaya ganyan, nag-uupa na lang kami ng helicopter sa association para sila yung gumawa. Ganyan. Tapos by schedule siya yung pag-spray. Tapos ini-sprayan din to ni Mister ng liquid na pesticides. Para sa mga hanip ba tsaka sa kami mushi, yung mushi na meron dito lang sa Japan. Yun, yung nakakasira ng palay. Okay guys, ito po ang ating latest update sa aming bukirin, sa aming palayan. Hello guys! Welcome back to our channel. Ito na po yung kalagayan ng ating tambo. Ito na po yung palayan ngayon. Ganyan na siya kataas. At brown na ang kanyang butil ng palay. Malapit na siyang anihin. Harvest time is September 3rd week. Mga third week or 4th week ng September ay harvest time na namin. Yan na siya. Yung mga butil ng palay niya ay kulay brown na. Minsan malapit na ang harvest time niya. Yan ang palayan dito sa aming paligid ng bahay. Ito ang update ng palayan ni Yamahata. Again. And guys, natapos na ang pag-spray ng aming palayan at nakita nyo kung paano siya ginagawa. Yun ay nirerentahan namin sa association ng mga farmers. Dati kami ang gumagawa, ngayon pinapagawa na lang namin sa kanila. At may sukat yan. May sukat na bawat square kung magkano ang babayaran mo. Bali, halos lahat ng ano namin doon at saka dito, ganun na ang ginagawa namin. Nagre-rent na lang kami kasi mahirap nga siya. Napakalaki ng aming palayan, napakahirap na. Manual na dalawa lang kami ni Mr. Dati, dalawa lang kami. Kaya lang, kailangan meron pang second spray yan na itatapat na sobrang init. Siguro mga bago siya anihin para hindi siya mapeste ng mga insekto at saka yung tinatawag na kami mushi dito sa lugar namin na masyado talaga siyang nakakasira ng mga paninim. Nakita nyo ang lakas ng hangin. Nandito tayo sa bukirin na malapit dito sa bahay. Okay guys, thank you for watching sa aking video, sa update sa ating farm sa Akitako Machi. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking video na ito. Please like, share, and subscribe na rin sa mga hindi pa nakasub dyan. And maghintay tayo uli ng September, ng mga third week ng September hanggang October para sa harvesting naman ng aming palay. See you guys again sa September. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin.